Hello mga ka-superka, ka-sunny, ka-negosyo, ka-madam, kumusta kayo? Magandang hapon, mga pinakulup, good afternoon. Ayan na nga, so nandito na naman tayo sa ating mga tinda-tindahan. Sa kanya-kanyang tindahan, nakadyuti na naman tayo. Time check nga muna tayo ay 2:35 PM. Aha, fresh from the bathroom ang inyong ka-madam. Ayan na nga, oo, kasi ganitong oras talaga ako naliligo pag nandito lang ako sa bahay. O, wala kaming ganap ngayon. Ngayong araw na ito, hindi ako mag... Tayo na sa market, tayo na sa Pure Gold. Dahil nga, mayroon dumating na. In-order ko kahapon galing kay Pure Gold. Always panalo. Ito nga, kakarating lang. Kakasaktong-sakto ngayon lang. Pa-start na ako dumating. Kaya na, hindi mo na ako nakapag-umpisa. At ito na nga, ipapakita ko sa inyo kung ano yung aking mga in-order kahapon. Hinabol ko lang ito. Kasi sa meron kasi kaming messenger no ng Pure Gold. So doon yan nagme-message sila kung mayroon mga order, kung may delivery sila kinabukasan. So ako pag may delivery talaga kinabukasan, talagang nag-inventory ako niyan kung ano yung wala at sinisend ko at nasasabay naman ngayon. Ito nga umabot yung aking order ng 4,034. Ha, kasi alam niyo naman, iniiwasan ko ngayon muna pumunta ng store. Alam niyo naman, pagpunta ko ng store, sarap magdampot-dampot, maghakot-hakot. At least pag order, nami-minimize mo yung order mo kung ano lang yung wala. Pero pag nandun ka mismo sa store, ay pag may nakita promo, ay dampot, sige, lagay sa cart, no? So at least ngayon na mi-minimize ko yung mga o-orderin ko. Nakokontrol ko yung aking sarili. Okay. So ngayon, dahil tayo ay madaming daldal ngayong hapon na ito. Okay. Mag-usap-usap muna tayo, no? Kasi ngayon talaga, bala ko mag-repack. Mag-repack ako, ayun, no? Maripackin ko ang dami. Harina. Cornstarch. Nakaripack na ko na isang araw ng macaroni tsaka munggo. Tapos, asin din. Magre-repack din tayo ng asin. Kasi si Indoy, sipag mag-repack. Nakaka-DRRR. Ito, sino naman ang real light na aking kamisis dyan, ano? A super nanay na real light. Ang ating mga asawa ay talagang bantay lang sa tindahan, ha? Pero... okay din naman kahit papano, kahit bantay. Kasi alam nyo, mula nung ganito yung setup namin ni Indo, yung siya yung nag-open sa umaga. Tapos ako medyo late na ako nagigising sa umaga. Tapos ako naman sa hapon, siya naman natutulog. Alam nyo, hindi na sumasakit madalas yung ulo. Kasi noon, pag yung maaga ako nagigising, kasi late na rin naman kasi ako matulog, mga friend, no? Kasi dami ko pa inasikaso sa loob ng bahay, nakakatulog ako niyan alauna na. So pag gumising ako ng maaga, sumasakit talaga yung ulo ko. Pero ngayon na, si Indo na nagbubukas, ayan, nakakatulog ako ng sapat, diba? Kaya tayo, Vlowing tayo ngayon na. Ay, gaya ba? Kulang lang sa tulog. Pag nakasakto ng tulog, medyo maaliwalas ang ating mukha. Pero pag kulang sa tulog, hagarda verso sa tayo na. Ayan tayo eh, mga sari-sari store owners. So ngayon, mayroon muna akong daldal sa inyo. Kasi pag-usapan natin is yung kandila, malapit ng undas. Ilang araw na lang undas at mayroon din akong dumating na Lazada. Papakita ko sa inyo. Gusto niya? Ito ganda to. Para sa ating pag-artista to. Sana all. Ngayon muna, ipakita ko muna sa inyo yung dumating na mga items galing kay Pure Gold. Always panalo. Kung ano na naman yung pinag-order ni Madam. Ni Madaming alam. Okay? Kaya balik tayo. Kita-kita tayo. Usap-usap tayo later. Pakita ko muna sa inyo in 3, 2, 1. Let's go! Mga ka-super, no? Ayan ang ating fresh na fresh from Pure Gold. Mayroon tayong dalawang box dyan. Dito mga dilata to, at saka mga dibote ng toyo. At ito, syempre, mawawala ba yung ating mga chicherya? Kasi nabawasan na yung ating mga chicherya. Hindi na siya full pa. Kaya nag-order na tayo ng ating mga chicherya. Cracklings, yung mga bestseller talaga yung mga in-order ko. Piatos, cheesy, yan mga bestseller yan. Ito, cheesy, patata, Ay, Mr. Chips Chippy. So, yan lang naman. So, kung ako siguro yung nagpuntay, alam na this. Baka hindi na naman to magkasya dito na. So, ayan lang tayo. Mabot nga ng 4,000. Tapos ito, delivered to kahapon ng Nestle. Ayan, mga Milo. Tapos yung iba pa hindi ko pa na-display. Kasi nahanap ko to doon sa aking pag-gagalor kahapon itong mayonnaise na ito. At ito nga, ang promo kahapon sa Pure Gold, yung Milo at saka yung Ribisco na naka-avail ako ng pre-auto load max. So, dyan muna yan. Ayan muna sila GN at mamaya magyaw-yaw muna tayo at syempre mamaya i-display na natin yan. Okay. So, dito na tayo sa ating kandila. O, mayroon ba kayong mga kandila dyan? Syempre, mayroon. Lahat dapat mayroon tayo nito kasi mag-uundas na. May bumibili din dito. At hindi lang porket undas, saka lang tayo magkakaroon nito. Kailan mayroon din tayo nito kasi pag nagba-brown out, mayroon tayong magamit, mayroon tayong mapatinda. At ano din to, ah? Kahit papano ay may nabili din. Kahit hindi naman to masyado fast moving, pero dapat mayroon ka rin ito sa iyong tindahan, no? Okay, meron ako dito mahaba. Ito ay 10 isa to, 10 isa. Ilan? Great things. Ha? Ito. Okay, balik tayo. So dito na nga tayo sa at kandila. Meron ako dito pang sampu. Ito yung aking pang sampu. Nabili ko to sa wholesaler.
I wholesale 5, 1, 2, 3, 4, 5, 26 siya. So, 10 ang benta ko nito, 4.40. So, meron akong kita na 14 pesos. Tapos, ito naman, nabili ko to ng 35. 10, 20, 30, 40, 50, 60 to. 5 piso yung benta ko. Tapos, ito naman, nabili ko to sa Pure Gold, 8 naman. Kasi meron din to na gusto din ganito. Ano, be? Mga bata. Ito na nga mga friend, nagbibilihan na naman ang aking mga suking mga bata at saka yung mga aking mga suking mga construction worker. So ito na nga, balik tayo dito sa ating kandila. So nakalagay ito dito sa aking counter kasi gusto ko ma-remember ng mga aking mga tumer na kailangan nila ng kandila. Bumili ng kandila o bumili na lang sa akin. So ito ay display lang, mayroon pa ako doon. Marami akong kandila doon kasi nag-stack talaga ako nitong kandila na to. Kasi nga pag nag-brown out at saka ngayon nga, dinagdagan ko lang dito at nilagay ko nga dito at ilagay ko dito sa aking counter area. Dito, wait. Yan, nandito yung ating counter area. So, dito lang siya para makita ng aking mga customer. Ay, kailangan ko pala bumili ng kandila kasi minsan nakakalimutan na rin yan, eh, no? Kaya mare-remember nila na kailangan nila ng kandila at alam nila na available din dito sa Rose Jam Store ang kandila. Okay? So, hindi naman masyado dito sa akin yung mga kandilang mga magaganda talaga. At kasi alam ko mga bumibili naman yan sila sa mga groceries din. Yung iba lang yung mga nakakalimutan at yung iba naman yung maliliit yung gusto nila. Kaya yan lang yung binibili ko. Hindi na ako masyado nag-invest ng maraming kandila kasi hindi naman din binibili. Subok ko na yan sa ilang taon ang nakaraan, no? Okay, so balik na tayo din sa ating Lazada. Okay, wait lang. Okay, ito na yung ating order sa Lazada. O, binuksan ko na habang yung customer ko nagtambay pa. Ito na nga, wala lang naman to, mga pang ano lang to, pang OOTD ko lang habang nagbo-vlog, ganyan. Kasi uso to ngayon, di ba? Nagustuhan kasi ng aking mga ka-super yung aking suot, yung blue, di ba? Tsaka yung white, na pang OOTD ko lang naman yon. So ito, nag-ano ko sa flash sale sa Lazada, alam nyo naman, lagi lang ako sa Lazada ito. Mga ano lang naman to, 45, 49, ganon. So ito na nga, ay, di ba? Pink, polka dance, pwede sa bagong taon kasi malapit ng bagong taon. Oh, di ba uso ngayon yung ganito? Tapos ikaganon mo, or ganyan lang. Inalkoholan ko na ito. Kaso medyo maliit siya. Pwede ka siya kay Little Estee. So, ayan. Susuot ko to. Pang OOTD ko lang pag habang nagbablog-vlog ako. Ano? Hindi naman to pwede sa pamalengke. Nakatiis ganda pag mga ganito yung suot mo. O, diba? So, mamay isusuot natin. Sukat natin. 5. Ay, di ba? Sinukat ko na, oh. Kala ko hindi casual. Ito na nga siya, oh. Di ba? Pang OOTD lang. Kasi medyo maliit din, eh, no? Ayan lang. Pang hanging-hanging lang. Pero ang cute niya. Pink na pink. Tapos yung headband kong pink din, eh, no? Ayan na nga, oh. Ano lang to? 48? 45 lang? Kasi sa plus sale lang. Ito nakita ko lang. Ipang OOTD ko nga lang. Kasi nga, di ba? Uso siya. Alam nyo, mahilig ako sa uso-uso. Basta mga damit-damit. Ito, weakness ko yung mga damit-damit. Basta yung nasusuot ko talaga siya. At pag uso, ganyan. Tapos pag hindi na uso, ayan, tambak na sa baul. Oh. Ang cute. Pang ano lang naman. Pang dito lang sa bahay, pang vlog-vlog. Ito na nga, mayroon pa tayo. Ito ang liit naman nito. Pero stretchable naman siya. Stretchable. Kasya to sa akin, pagkakasyahin natin. Kasi Little Estee, hindi mo mapasuot nito. Ayaw na niya ng mga ganito. Kasi itchy daw, itchy ito. Pero ang cute nito. Ito mga nakikita ko sa mga artista. Alam mo naman tayo, feeling artista. Sana. Picture nga tayo, picture. Ay, ganda. Ang ganda. Ang ganda mga pink. No, ayan, oh. Tapos maka virgin. Tapos mayroon pa tayo dito. There's more. Mayroon pa tayo dito. Ay, ito naman dress. Oh. Little Estee. Kaya Little Essie na pwede sa akin, pagkasyahin ko, no? O, yan, o, black naman. Black na black, pang Halloween. Kulang na lang ng mascara, no? Ayan, o, black na black. O, yan, gusto kasi yung black, nakalas makapayat ang black. O, yan, o. Tapos meron pa tayo dito. Polka dots din pala ito. Ay, ito, o. Parang ganito din to. Polka dots naman, o. Meron na tayong susuot sa bagong taon. So, yan mga ano lang yung 40-40. Yung iba nga 38, basta nakaswerte ka sa plus sales. Ito pa, o, red. Ang Valentine. Red naman. Tatlo pala yung aking binili dito. Sa isang taos ito, ibang design. Tapos ito ngayon, dress na to. Tapos ito pa, meron tayo nabili ganito. Nakikita ko lang to sa mga Korean. Ito, o. Paano ba iso to? Kasi sombrero to, tapos mayroon ng ano, mask. Tara. Ayan siya, mga ka-super. Ayan, kita. Hindi ko alam kung tama yung pagsuot niya, ha? Ayan siya, dito, Ayan, wait lang. Ganito pala siya ka-super, ganyan siya, Nakikita yung mayroong singawan ng iyong bibig. Kasi pwede na dito mask at saka hat pag mainit, Kapag pupunta tayo sa market. So, color blue yung aking kinuha, ayan, So, nakita ko to, mga ano lang to, 35 pesos. So, pwede siyang ganyan din, Para nakita yung mukha. Tapos pag, ano, gaganon mo lang, ganda. Di ba? Maganda sana kung suot ko yung blue. Tapos, terno-terno na, ang ganda, tayo na sa market, kaso medyo mainit lang. Ito maganda to isuot pag maulan, umaambon-ambon, malamig ang panahon, ayan, So, hindi mo na kailangan mag-mask, nakaganon na, Jive,
Ayan. Oh. Okay. Tanggalin na natin. Baka may bumili. Ayan, nangyari kay Madam. Okay, mga ka-super. Balik na tayo sa ating pagre-repack, no? Nag-change outfit na tayo kasi para makagalaw tayo ng maayos. Ito muna. Unahin ko sa pagre-repack yung aking harina. Nagamit tayo ng sandok. So, sa harina, nagre-repack ako ng 5 at saka 10. Pero, hindi ito madalas ko ginagawa. Kasi, alam nyo ba, kung ano ang pinaka-hate kong repackin, itong harina at saka cornstarch. Kasi, messy, diba? Sino nakaka-relate? Pero, sabi naman ng iba, mas makakamura, mas makaka... Wait. Sabi ng ibang kasari, mas malaki daw yung tubo pag per pack, pag nagre-repack. Pero para sa akin kasi, ang per kilo ko nitong aking all-purpose flour po ito, no? Hindi kasi ako bumibili ng ordinary na flour. Ayoko nung gusto ko kasi all-purpose talaga, yung kahit saan pwede mong gamitin. So, ang bili ko nito per kilo ay 45, ang benta ko ay 60 per kilo. So, repack man o kilo, 60 pa rin. So, hindi pa rin makakalaki ng tubo pag nirepack kasi ganun din ang lalabas, 60 din. May nag-ano ka pa nga ng plastic, diba? So, ang ginagawa ko, minsan hindi na ako nagre-repack. Mayroon ako dito, nakalagay dito, oh. Ito nilalagyan ito pag paubos na. Pag 10 piso lang yung binibili, sinasandukan ko ng isa. Tinatansya-tansya ko na lang yan. Dinadagdag isang cup yan. One cup yung nandyan. At minsan kasi yung binibili dito sa akin, hindi 10-10, hindi yung minsan 1 kilo, halagang 30, halagang 40. So, ano lang, nilalagay ko lang minsan dito sa plastic. Tapos, sinasandukan ko na lang dun sa plastic din. Kasi pag dito, halimbawa 40 yung binili, yung 4, mauubos agad. Kaya sabi ko nga kay Inday, pag may 40, dito ka na kumuha. Ilagay mo na sa isang plastic lang. At least makasave tayo sa plastic. Hindi agad maubos yung ating niripak natin sa 10 at saka ating 5. O, pero, sa kitaan, ganun pa rin. Kasi 60 per kilo, isang plastic lang gagamitin. Pag sa naripak mo, oh, gagamit ka rin nito, 60 per kilo din. So, ganun din sa akin dito. At ang kagandahan dito mga ka-super, no, kasi marami talaga bumibili sa akin dito kasi daw, yung all-purpose flour ko daw ay walang bukbok. Kasi sa iba daw nabibili nila may bukbok luma na kasi nga, yun yung mga ordinary na harina. Kaya ako, pag bumibili talaga ako ng harina, is yung all-purpose flour. At hindi ako bumibili ng marami kasi alam ko, pag ito na luma, nagkakabukbok nga yung harina. Kaya bumibili lang ako niyan 5 kilo, 10 kilo, ganyan. Minsan, 2 kilo, kasi lagi naman tayo pupunta sa market. O, diba? So ngayon, magre-repack tayo ng, magamit tayo nitong plastic na to ng 5 at 10. Para lang mayroon tayong display. Pero, pag mga 20 ang bibili ni customer, 30, dito, sinasandukan ko yan dito. Tapos, pag naubos na ito, nire-refill lang ko rin. Diba? Bibili nga ako ng baldi niyan para mas malaki-laki at saka yung pansandok talaga. Para pag bumili ng kilo, doon ko na lang sasandukin. Or, magre-repack ako ng per kilo-kilo, lalagay ko sa storage box. Wala kasi akong bakanting storage box. Sa mga susunod na lang. So, dito ako ng peso kasi nandito yung aking timbangan at nandito yung electric pan para hindi tayo mainitan. Okay? So, ripak-ripak na tayo. So, pakita ko sa inyo yung sample ng 5 at saka 10. Yan lang. Diba? Nagme-messy-messy na siya. So, isiset ko lang yung aking timbangan ng 60. Oh, ito, 5 piso. 2 sandok nito. 5 piso to. Bubuhulin natin yan. Tapos may lalagyan natin ng tag dito na 5 pesos. 10 naman. Bigyan ko kayo ng 10. Ganun din sa cornstarch, no? Ang cornstarch, mas mura-mura lang siya. Nabibili ko siya ng 40 per kilo. Ang bentahan ko rin ay 60 per kilo. Ito naman ay pang 10. Ano tayo ng 4 na sandok. Ah, sakto din. Oh, 10, 9.60 something. O, di 10 na yon. Kasi may plastic pa tayong ginamit. Oh, ito yung 10. Ito yung 10. Ito yung 5. So, magre-repack lang ako nito ng mga 5-5. Tapos, pag may bumili ng mga 30, so dito na lang kasi para makasave din sa plastic. So, susunod ko dito, cornstarch, tapos asin. Pag wala pa masyadong tao. Kasi pag marami ng tao, tumitigil na ako kasi nakakaharang-harang dito sa aking ginagalawan. Okay, so ayun lang muna. So balik tayo maya-maya na. Pag may maripak na ako para hindi masyadong humaba yung ating oras. No? At before pala, ito din ang kagandahan ng mayroon kang nakaripak na kasi isa din to na tips, super tindera tips para mas mapabilis yung iyong pagtitinda. Kasi pag mayroon ka nakaready at may bumili sa yung 5 o di hatak bigay, 10 hatak bigay kaysa yung magsasando ka pa. Kaya kung may time ka naman dyan, di ka naman busy, magripak-ripak ka. No? Kasi minsan kasi si SD busy, alam mo yun si Indoy, ayaw nagre-ripak, nakakainis si Indoy. No? So okay na lang yun, at least bantay nga. Okay, so magripak-ripak lang ako dito na. Okay, kaya kita-kits na lang later. Yan. Gawa tayo ng tigli 5 at saka 10. So, 10 lang to para
pag nagmamadali, edi dito na lang kukuha. Pero pag hindi naman nagmamadali at saka 20-30 ang bibilhin, so dito na lang kukuha na lang. So ito ay harina. Hindi ko nalagyan ng price kasi alam na naman ni Indoy na ito maliit ay 5, ito ay 10 para hindi naman mapangitingnan yung plastic. Minsan kasi lalaste yung mga ano, yung pentel pin, no? So sabit ko muna siya. Tapos proceed na tayo dun sa ating cornstarch. Okay. Dito na tayo sa ating cornstarch. Meron ako dito 5 kilong cornstarch. So yung pagkakaiba ng cornstarch sa harina, ito masyado ma-foam. Para siyang ano. At mas messy itong cornstarch na ito kaysa sa harina. Kasi minsan umaano ito gumagano. Lalo may electric pan. No? Ito siya. Oh, matalsik-talsik. Kasi ayaw ko mag-repack nito mga ito. Pero kailangan, syempre kasama ito sa ating pagiging isang sari-sari store owner. So ganito din, 60 per kilo. Re-repack din ako ng 10 at saka 5. So ito, nalagyan ko lang dito ng CS, ibig sabihin ng cornstarch, para hindi magkamali si Indoy. Tulad nito, landahan-dahan para hindi sumabo. Ayan o. 4.80, pag mga ganun, hindi automatic na 5 na yung kasi yung plastic pa. Ito yung 5 piso sa cornstarch. Itong cornstarch, pag palapot-lapot lang naman to. Minsan mo bumibili lang nito pag nagmamaha, 1 kilo, minsan kalahati. So ito lang naman, pag itong walang customer, minsan ginagawa ko to sa gabi na, pag wala akong ginagawa sa gabi. Minsan kasi pag itong oras, nagbablog ako, nagdi-display, o kaya nagdo-Dora, Dora the Shopper. Eh ngayon, medyo hindi naman tayo busy, kaya mag-repack-repack pag may time, pag hindi busy, kasi para mas mapabilis yung ating mga trabaho sa ating tindahan, oh. Oh, so ito yung 10 naman sa cornstarch. Sa inyo, magkano bentahan nyo sa mga ganito-ganito? Yung iba pa nga, may nagpapak nito yung mga talagang pang ice candy, no, sa mga iba sa mga mataon lugar, pati asukal nire-repack nila. So dito naman hindi naman, kasi nga yung iba nga dito yung per box yung binibili nila, ayaw nila ng mga ordinary ganito, gusto pa nila yung per yung box talaga. So mayroon din ako doon box na harina, cornstarch, para syempre yung mga pang mayaman yun. So ito na yung ating 10 sa cornstarch at yung 5. So lalagyan ko lang siya ng CS, ibig sabihin cornstarch. Alam na ni Indoy yan, understood na yan na cornstarch, hindi ko nalalagyan ng presyo. Okay? So, ayan. Sunod naman natin ay asin naman. Ah, tapos, tigil na tayo pag marami ng customers. Kasi magdi-display ulit ako dun. Alam niya may displayhin pa ako dun. Okay? So, yun lang ang ating mga routine-routine dito sa ating tindahan. No? Kasama sa ito sa ating pagiging buhay sari-sari store owner. Okay? Sino kayang hindi nagre-repack na sari-sari store owner? Lahat naman siguro nagre-repack. No? Pag hindi talaga tayo busy, mag-repack-repack para mas mapadali yung ating buhay. No? Okay? So, ang susunod naman ay asin. Yung ating asin, asin, pang 10 piso. 10 piso na yung nirepack ko kasi mga customer ko, mas maraming nabili ng 10. Pag nakikita nila yung 5, ay kunti lang, 10 na lang. So na yun, nangyayari, pag nagrepack pa ako ng 5, dalawang 5 na lang yung nabibili, binibigay pag 10 ang kailangan. Kaya mga 10 lang to, ilan-ilan lang naman ang 5. Pag may 5, edi sasando ka na lang dun sa aking isang sakong asin. Minsan naman 2 kilo. Ito kasi 1/2 kilo to. Ang per kilo ko ng asin ay 20 pesos. Ito half to 10 to. 10. Minsan bumibili 2 kilo. Kaya sinasando ko na lang dun sa plastic bag para isang plastic lang. Kasi pag bumili 2 kilo, edi lahat na naubos na. Kaya hindi rin ako nagre-repack ng napakadami. No? So wait lang. So ayun, ayun yung aking isang sakong asin. Mm-hmm. Mayroon na rin yung panandok sa loob. Ng ating pagsasama ngayong hapon nito mga friend, mga kamadam, madaming gawain dito sa sari-sari store natin, di ba? O marami na rin nagbibilihan. At saka pala, baka ko makalimutan, baka may nakakapansin sa inyo, bakit hindi ako nagre-repack ng mga paminta, ng mga laurel, ng mga tawas, chlorine, ganyan. So hindi na po ako nagre-repack ng mga ganyan kasi may nagde-deliver sa akin dito na nagbabike-bike sila, nagmumotor-motor, nag-alok ng mga paminta. So para naman makabenta sila sa akin, doon na lang ako bumibili kasi medyo matrabaho din yun, no? So may bata na naman. So kaya, wait lang. Ayan na nga, nagdadating na ng ating mga makukulit na customers. Kaya tigilan na natin to. That's all for today's afternoon na mga ganap-ganap, no? At ayun na nga, kaya hindi na ako nagre-repack ng mga pamintang tigpipiso kasi para din naman makabenta din naman yung mga nagdi-deliver sa akin. Siyempre, naghahanap buhay din yan sila katulad natin. Okay, para naman kahit papano, ikita din sila. Tayo, dito na lang bawin na lang tayo sa mga hari-hari na, munggo-munggo na yan, tuyo-tuyo, at saka yung iba. Yung mga mimiso na yan, hindi, paubayan na lang natin yan dun sa mga nagbabike na naghahanap buhay din. Okay, para tayo ay biyayaan
natin pa, di ba? Kasi nilang tayo sa atin, puro sa atin eh. Niisip din natin yung iba, ibang naghahanap buhay. Okay, Doki. So, ayun na nga. So, magdi-display na ako ng aking mga chicherya doon at mag-check ng ating mga ref kasi nga pahapon na mga soft drinks natin. At pag nagising si Indoy, magluluto naman ako ng mani. Di ba? Madam na madam, madaming gawain dito sa sorry-sorry store natin. Okay. Pero ikaw lang yan. Importante eh, tayo ay lumalago. Nakaka-survive. Yun ang importante. At kumikitang kabuhayan. Kumikitang swak na swak. Ayan, ang dami na naman nating daldal. So hanggang dito na lang muna. Muli ito, super tindera ng bayan. Rochelle Levin, ang kamadam, ka-super ganda na nagsasabing no hate, love lang. Thank you for watching, babus. Mabuhay.